everyone, today is December 18 and it's Vlogmas Day 18. Current time, it's 7:40 in the evening. Yes, gabi na. Hindi ako nakapag-vlog na pagkising namin ni Brent kanina. Around 12 noon na yata kami nagising. Nagpanik na ako kasi si Alan pa uwi na noon. Kailangan ko magluto ng lunch and also kailangan ko maglinis ng bahay. Ayoko kasi dumating si Alan dito na magulo yung bahay. Nahihiya ako. After namin mag-lunch, naglaro kami ni Brent ng video game. Nag-Zelda kami and medyo naaliw ako at nakalimbot ako mag-vlog. Pero dahil gusto ko na walang lagtaw ang aking Vlogmas 2019, naisipan kong gawin yung isa sa pinaka-requested sa aking channel, which is the updated Chariot Collection. Yun na lang naisip kong i-film for today's Vlogmas. I'm also going to tell you the story of every Chariot jewelry piece that I own. Starting with the first Chariot jewelries that I bought with my own money. This is the Chariot Celtic bangle with matching ring. I remember, second na sahod ko. Not really the first. Kasi yung first na sahod ko, nilibre ko yung family ko. Sabi nila, yung first ever na salary mo para swertihin ka daw, spend it with your family. So, yun yung ginawa ko. Then, yung second na sahod ko, binili ko to. Ayan. I think OJT kasi yun eh. Pero yung company na napasukan ko, they offered na sweldohan ako since parang full-time akong nandun. Yung last time ko ng college, OJT na lang ako or practicum. Doon na ako nag-start na nag-work around siguro mga 19 years old ako. Yung talagang real job. Kaya ako nasabing first real job kasi as early as 14 years old, nag-work ako sa parents ko. Like part-time sa family business namin and I don't count it as a real job. Yung sinasabi kong real job is yung nakapasok ako sa ibang company nang walang tulong sa aking mga magulang. Nangangamuhan ako. Next is this. Hindi ko alam actually kung anong model to. Bigay ito sa akin ng younger sister ko, si Angie. Basta yung heart yung pendant niya. I'm going to wear it. Siguro mga 6 months after nung nabili ko tong Chariot. Niregalo niya sa akin to. Hindi ko masuot. Hindi ko makita. There. Kasi alam niya na gustong-gusto ko yung Omega na necklace. Omega kasi ang alam kong tawag sa mga ganitong type of necklace. So, before, when I had this, I wear it like this. Dito sa aking right. I think this is the small size. Then, dito ko siya nilalagay. Wala akong earrings na binili kasi ang ginagamit ko nung time na yon mahilig lang ako sa pearl earrings. Actually, hindi ko na naman alam kung anong tawag dito, pero I'm just going to show you. Ayan. And how to wear it. Bigay to sa akin ni Alan. This is the first Chariot jewelry na bigay sa akin ni Alan. It was, I think, Thanksgiving yon. Though, hindi naman namin sinicelebrate talagang Thanksgiving. Wala lang. Sinabi na lang niya Thanksgiving gift niya sa akin. Ayan. Then, next na pinigay niya sa akin is this one. Ito yung forever ring. Akala niya kasi, ang kamatch nito, since black yung twisted cable niya, akala niya ito yung match. Then, we found out na ang kamatch niya pala is this one. This is the forever bangle. You open it like this. Ayan. Size 5 yung ring. Bangle is the small size. Next is, ito bigay pa rin sa akin ni Alan. This is the forever bangle in gold and silver tone. Twisted cable. Then he bought me next is the matching ring. Ayan. This is size 5 pa rin. Next is, he bought me this necklace. Also, this is from the Forever Collection. Gusto niya kasi matching lahat. Bakit niya ba ako binigyan nito? Wala lang, just because lang sinasabi. Kami naman kasi, hindi dahil may occasion, may bigyan. Wala lang. Pag tinatanong ko, bakit mo ako binigyan nito? Sabi niya, just because I love you. Just because gusto ko. Just because I want to make you happy. Kaya ako tinatawag siya niya, just because. Gusto nga niya, matching lahat. He bought me the earring. This is also the forever in gold and silver tone twisted cable. May earrings ako eh. Wait, I'm just going to remove my stud earrings. Tapos ako kasi, pagka may binigay sa akin si Alan, lagi kong sinusuot kasi gusto kong ipa-feel sa kanya na gustong-gusto ko yung binigay niya, na na-appreciate ko yung regalo niya sa akin. So, lagi ko siyang suot talaga. Sa pansin niyo, wala akong matching watch.
So, sabi niya, kailangan mo ng matching watch. So, binili naman niya sa akin to. Saint-Tropez, gold and in silver tone twisted cable. Wow, kompleto ka na, sabi niya. Masaya ka na siguro niya. Itong set na to, yung suot ko, hindi nawawala siya kapag lumalabas kami. Then yung sister ko naman, nakita nga niya na, wow, gusto mo pala ng two-tone. Ayan, binigay sa akin ng younger sister ko, si Angie pa rin. So, ganyan yung itsura niya. Hindi ko alam kung anong tawag nito. Actually, trinay ko na rin i-search kung anong model to. Kasi, as you can see, yung mga Celtic kasi, as in, diretso lang siya ng ganyan, wala nito. Pero, this one has this metal here. So, I don't know kung anong tawag dito. Nung na-receive ko to, sabi niya, bagay yan dun sa may watch mo. So, ang ginawa ko, ganyan siya. Naging parang signature ko naman na jewelries na suot-suot ko is ganito. Earrings na forever, yung necklace na forever, matching ring, tas yung bangle. Dahil sa sobrang tuwa naman ni Alan na lagi kong suot, itong combination na to, itong jewelries na to, pinilan niya ako nitong dalawang ito. Forever pa rin to. So, more on sa forever yung binibili sa akin ni Alan. Dahil we have this promise to each other na walang iwanan forever. Tapos ito, yung matching ring. The size 5 pa rin. Kasi sabi ko, kung mag-matching ring ako, gusto ko, stackable siya, ganyan. So, ayan. Ganyan na yung ginawa ko naman. Nagtataka siya, hindi ko na sinusuot yung ito. Naisipan niya, oh sige, bibilin ko sa yung matching necklace. Ayan yung forever silver and black twisted cable. Pero hindi ko kasi siya masyadong sinusuot dahil nga sobrang gusto ko yung itong combination na to. Hindi na niya nabili sa akin yung matching earring. So, itong set na to, wala siyang matching earring. Nakita niya ako, nagbabrowse ako eh sa Shariol kung ano pa yung nasa forever na collection na may gold and silver tone. Nagulat ako, binila niya ako neto. Ayan, so, ang kasi dumami na yung bangle ko. Ayan, kung nakikita niyo ako before, laging ito, yung suot ko na jewelries, ganyan siya. Itong pinaka-last, ayan, ito. Kasi wala naman siya matching ring. Nilalagay ko to dito sa kabila. Ayan, ganyan na siya. So, tatlo. Tapos ito, dito, dalawa. Ganyan. Tapos, may pinost ako sa Instagram. Ito yung isa sa post ko na pinakamaraming likes. Itong combination na to. Na ganito ako na post. And nakita to ni Miss Coralie tsaka ni Miss Olga. And they liked it. Even Miss Coralie reposted it on her personal Instagram account. Then, kumontak sa akin yung Shariol Philippines. May ireregalo daw sila sa akin. Just a token of appreciation nga. Parang naging collector ako ng Shariol. So, wow, sobra, sobra. I'm so thankful. Tapos, finalo ko si Miss Coralie tsaka si Miss Olga. Nakita ko, naglabas sila ng personalized. So, umorder ako and ito yon. I ordered it from the Philippines. Si Ruby pa yung pinakausapan ko na umorder para sa akin. Kasi dito sa Kuwait, wala eh. This is in rose gold and yung twisted cable niya, color blue. 8 to 10 weeks bago to ma-receive. So, sabi ko, hala, rose gold pala yun. Wala akong pwedeng i-match. Sabi ko, ganun kay Alan. I'm so sad. May binili siya sa akin. I end up returning it kasi hindi siya forever na collection. I'm going to insert the picture kung ano yon. Ni-return ko yon. And then, ito yung binigay sa akin ni Alan na kapalit nun. This is the Forever Love bangle in rose gold and silver tone twisted cable. Para ma-match lang dito. Ito kasi yung first na rose gold ko from Shariol. Ayan. So, padaminsan na ng padami. Pabigat na ng pabigat yung nasa braso ko. Ongoing na naman yung pre-order nito sa Philippines. Sa Philippines lang yung alam ko eh. In order ko kasi to, ito lang yung available na kulay na lumabas sa Philippines. Summer of 2019. Pero ngayon, may nilabas nga silang bago na ganito yung combination. Rose gold and silver tone twisted cable. Yung na-receive ko naman from Shariol Philippines is this one. Crazy in Love necklace. There you go. Ayan, ganyan yung tura niya. It's kind of a choker. There. Parang maganda siya, isuot ko na nga rin itong isa. So, I really love this. I'm going to wear it. Hindi ko natatanggalin. So, tingin ko wala yata ang two-tone na Crazy in Love eh.
tumingin na ako kung may two-tone sila. Wala. Yan ang gusto ko sa Shariol eh. Pwede mo siyang i-mix and match. Lahat, so atin na natin. So, we have this, this, and then, ito pa pala, forgot. Okay. So, atin na natin lahat para masaya. And then, this one also. Ayan! Lahat suot ko na. Para na akong ewan. Ang bigat sa braso. Tsaka sa leeg. Wait. So, isa lang yung pair of earrings ko sa Shariol. Ay, tanggalin natin. Gagawa tayo ng thumbnail. Okay. Thumbnail. 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 I think medyo helpful naman tong video ko na to dahil unang-una, nag-grant ko yung request nyo. And pangalawa, malapit ng Pasko. Malay nyo, isa dito sa mga suot ko, may nagustuhan kayo. At pwede nyo labingin yung husband nyo, yung boyfriend nyo. Or kayo na rin mismo, yung sarili nyo, give yourself something na magugustuhan nyo or ma-appreciate nyo this Christmas. If you enjoyed this video, please give this a thumbs up. At kung hindi naman, huwag mo nang i-click pa yung thumbs down. Tsaka hindi mo rin makikita yung ratings ng video ko na to kasi naka-disabled na. Subscribe if you haven't yet. For comment suggestions or you just want to say hi, just leave it down below. Ayan, nasabi ko na kung anong gusto kong makita sa comment section ha. Please stop spreading negativity. Don't waste your time to leave hateful comments sa aking comment section. Okay? Give love on Christmas season. Be positive. Hope to see you all in my next video. Thank you for watching. Bye!